Sinabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang mga panayam na si Senator Ronald Bato de la Rosa ay bahagi ng mga operasyong naglalayong labanan ang kriminalidad sa Davao nung siya ay mayor pa ng lungsod ng Davao. Sa panahong iyon, kilala si Duterte na maigpit at masinsinang kampanya laban sa droga at krimen, na sinasabing nagkaroon ng mga death squad na walang awang pumapatay sa mga hinihinalang kriminal. Si De La Rosa, na isa sa mga kanyang malapit na kalyado, ay matagal nang nanilbihan sa Davao City Police at naging aktibo sa kampanya laban sa krimen. Ngunit pareho silang mariing itinanggi ang mga alegasyon ng labag sa batas na pamamaslang at sinabing ang kanilang mga operasyon ay naayon sa batas at bahagi ng pagpapanatili ng kaayusan sa Davao. Pero kahapon sa Senate hearing, mariing itinuro ni dating Pangulong Duterte na si Bato de la Rosa ay isa sa mga miyembro ng Davao Death Squad. At lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad dyan. Literal, hindi mo sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Ang pagkatsin ni Duterte bilang witness at resource person ay under oath. Kaya walang lusot si Bato sa mga isiniwalat ni Duterte. Si Senator Trillanes, ang matapang nakatunggali ng mga Duterte, ay nagpail ng kaso sa ICC kasama si dating Congressman Gary Alejano ng Magdalo Party List at Attorney Jude Sabio noong June 6, 2017 sa Dayoj, Netherlands. Sa mga pandinig, kamakailan sa Senado at sa Kongreso ng Pilipinas, muling lumutang ang mga akusasyon na may kinalaman si Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga operasyon ng Davao Death Squad nung siya ay hepe ng pulisya sa Davao City. Ayon kay dating PCSO General Manager Royina Garma, na nagsilbing opisyal ng pulis sa Davao, ang pag-iral ng Davao Death Squad ay common knowledge o likas na nalalaman ng mga pulis sa Davao. At may mga ganitong operasyon ay binibigyan ng mga pabuya o reward system. May mga operasyon na isinagawa ng mga special team para sa pagpapatay o pagpatay ng mga suspect sa droga. Sinabi rin ni Garma na ang mga opisyal na nakikilahok ay binibigyan ng mga pabuya o reward system. Depende ito sa target. Pinagtibay pa ni dating Police Colonel Edalberto Leonardo ang pahayag ni Garma at nagbigay siya ng suporta sa mga nasabing alegasyon. Habang ang mga pandinig ay nagpapatuloy, hinihimay ng mga mambabatas ang lawak ng mga operasyong ito, particular na ang mga akusasyon ng extrajudicial killing na nag-uugnay sa mga anti-drugs campaign ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga panayam kamakailan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan sinabi niyang walang pagsisisi at inaako niya ang responsibilidad sa kampanya laban sa droga ay maaring makapagpalakas ng kaso sa International Criminal Court or ICC. Ang ICC ay nag-iimbestiga kung ang mga pagkilos ng Administrasyong Duterte ay bahagi ng sistematikong paglabag sa karapatang pantao. Lalo na't inamin ni Duterte na siya mismo ang nagpatupad ng mga mararahas na taktika sa Davao City na tinularan niya sa buong bansa nang maging pangulo siya.
Ang mga pahayag ni Duterte ay maaaring ituring ng ICC bilang patunay na ang mga pagpatay sa ilalim ng kanyang administrasyon ay organisado at may paintulot mula sa pinakamataas na liderato ng bansa na nagbibigay ng mas matibay na basehan para sa posibleng pananagutan sa antas ng pandaigdigang hukuman.